Choco Mucho, hindi papayag na hindi makaakyat sa next round. Akari, pahihigpitin palalo ang kanilang depensa. Sa ganitong napaka-crucial na game, sino kaya ang gagamitin ni Coach O upang maiangat ang kupunan? Si Dina Wong pa rin kaya o si Jen Ferrer? Ano kaya ang adjustment na gagawin ni Coach O pagkaharap ang 3-times Olympian ng Dominican Republic? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at paki-spike na rin sa bell button para laging updated sa mga volleyball ganap. Sa ganap na alas 5:30 ng hapon, bukas, November 3, magsasagupaan na ang dalawang maangas sa court na sina Odina Alieva ng Choco Mucho at si Priscilla Rivera ng Akari Power Chargers. Nais ng Choco Mucho na patatagin ang pwesto nito sa Magic 4 habang nakikipagsagupaan ito sa isang desperadong Akari Power Chargers na lumalaban para sa kanilang unang debut, subalit gustong makapwesto rin sa semifinals sa Premier Volleyball League Reinforced Conference sa Phil Oil Eco Oil Center ngayong Huwebes. Napanatili ng Flying Titans ang kanilang pwesto sa top 4 sa kabila ng pagbagsak nila sa kupunan ni Paat na Cherry Tigo crossover sa apat na set noong October 25 para sa ikalawang pagkatalo nila sa loob ng apat na laro. Ang gusto ni Coach Oliver Almadro ay manatili sa kanilang pwesto at kung maaari ay mahahadlangan ang Chargers, na lubhang nangangailangan ng panalo kasunod ng isang panalo at apat na natalo na record. Alam naman natin na hindi rin papayag si Coach Jorge na magpaiwan sa huli. Naging mainit at malamig ang Choco Mucho at ang kapalaran nito ay nakasalalay lamang sa kung paano gaganap ang mga setter nito habang si Almadro ay maghahati ng minuto sa pagitan ni Nadina Wong at Jen Ferrer. Talagang napaka-crucial ng role bilang isang playmaker at de-depende na lang yan kung sino ang may magandang gising sa dalawa. Samantala, ang signal na may isang panalo at dalawa na ang talo na record at ang United Auctioneers Army na wala pang naipanalong laro ay dapat nang mag-adjust at bigyang buhay ang kupunan upang makakuha ng unang panalo. Pero sino kaya sa kanila ang magiging spark plug ng kupunan? Bukas na, October 3, magsasalpukan sa ganap na alas 2 ng hapon ang dalawang kupunan na parehong galing sa matinding kabiguan. Nang sumuko ang HD Spikers sa Creamline Cool Smashers in 4 setter game noong October 22 sa Santa Rosa, Laguna. At ang Lady Troopers ay hindi nakayanan ang bigat ng mga estratehiyang ginawa ng mga crossover na sumiklab lahat ng mga local players at pati na rin ang reinforcement nila na si Chiviovich in 5-setter game noong Huwebes sa Field Sports Arena. Kaya sa laban na ito, matira matibay talaga. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching. Yes, queen, slay! Slay!